Kayo po, sir, ay susuko sa kasong murder. Opo, voluntary ko pong sinusurrender ang aking sarili pero hindi ko po inaamin at pinabubulaan ako po yung mga pahayag ng witness po, nung isa rin sa kaswado na nagdidiin na ako daw po ang pumatay doon po sa nasabing natagpuan doon sa aming opisina. Okay, ang biktima po natin dito, no, si Petty Officer 3rd Class Ronald Silanga from the Naval Intelligence and Security Force ng atin pong Philippine Navy. Ayun, actually, inabot po sa akin kanina ni Shari ang kopya ng warrant of arrest kay Cesar Mangubat. Actually, meron ka pang isang kapwa akusado dito, no? Yun po ba hindi rin susuko hanggang ngayon? Tinray po naming kontakin para po maisama ko sana dito sa programa ni Idol Rappi. Subalit, hindi na po siya namin makonta. Okay, okay po, no? So, sa ngayon po, ito, nakikita naman po natin dito, yung charge po sa inyo is mabigat-bigat to. Apo. This is murder, no? And malinaw naman dito sa warrant, this is non-bailable. Ito, Shari, matanong ko lang din kasi nabanggit na lang din naman kanina ni Sir Mangubat na hindi niya aaminin, no? Besides, no, ang pagsuko po, no, I just want to clarify, no? Ang pagsuko po ng isang akusado could not be interpreted as an admission of guilt. Okay? Ibig sabihin lang po niyan, yung kanyang pagsuko, he is now bringing himself into the jurisdiction of the court. Ibig sabihin, magpapatuloy na yung proceedings at mabibigyan na siya, no, ng pagkakataon para patunayan din later on, no, na siya nga ay inosente. Eh, dito po ay sinasabi po niya na he denies the accusations against him. Tama po ba, no, Sir Cesar? Yes, sir. Na wala kayong participation at all in the unfortunate killing of Petty Officer Silanga. Hindi po ako ang gumawa. Contrary din po dun sa statement nga po na ginamit nila para kami ay sampahan ng kasong murder. Sa korte po, kaya lang po ako sumuko kasi po meron ding banta sa aming buhay, pati po sa aking pamilya. Wala na po kaming matakbuhan. Yung mga kasamahan ko po, hindi ko po alam kung tama ko pang pagkatiwalaan. Bago po ako nagpunta dito sa programa, ako po ay muntikan ng ma-ambush ng mga kasama po nung napatay. At sila po, ang declaration po nila nung pumunta po sa aming opisina, sila po ay member ng NICA, hindi po ng Navy. Yung NICA po, kung familiar po tayo, yung National Intelligence Coordinating Agency, sila po ay mga nagpapasuko ng mga surrender po ng mga ex-combatants at mga terrorists. Yung po daw ang unit nila. Kilala niyo po, ito pong biktima na si Petty Officer 3rd Class Ronald Silanga, sir. Hindi ko po siya kilala sa pangalang Ronald nung nalang po siyang napatay, saka po namin nalaman. Kasi po, ang pasok nga po nila, palibas at member sila ng intelligence group, siya po ay kilala namin sa pangalang Kuya Ace. Lahat po kami, pasintabi po dun sa aming organization, ay member ng Fraternal Order of Eagles. Okay. Kaya po kami nagkakilala. Sila po, bago po dumapo sa amin, dahil nga daw po minomonitor nila yung movement ng aming organisasyon na nabanggit ko rin po dun sa kanina, kaya po sila naging napunta sa amin. Monthly po sila nagbibigay ng papel po na katunayan na binibigyan kami ng firearms. Pwede ko rin nung ipaita, pwede naman yung disausgado na yung binibigay ho nilang papel, may mga nakapirma ho doon tao na contrary nga po doon sa declaration ngayon na lumalabas sa resulta na sila ay Naval Intelligence. Yung pala po sila ay NICA ang pakilala. So hindi po kayo personal na magkakilala ni Mr. Ronald Silanga? Nakilala ko lang po siya last year kasi nga po kami ay member din po ng dito po sa okay. Luzon. Okay, pero like kakilala lang po, hindi na lubos na magkakilala talaga. Eventually po ma'am, since last year pa kami magkakilala, naging magkaibigan po kami ng tao. Kaya nga po yung sinasabi dyan okay. Sa case file na nagtatalo kami, malabong malabo pong mangyari. Ano po ang trabaho niya, Sir Cesar? Ako po ay manager po sa isang construction company. Okay. So yun po ang aming hanap buhay. Si Police Senior Master Sergeant Albert Plaza, Police Chief Master Sergeant Arthur Celoterio, and Police Chief Master Sergeant Raymond Padilla. Pero ang nasa tanggapan po natin ngayon ay ang Calamba City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Jay Cuden ng Chief of Police po ng Calamba City Police Station. Ayan na. At kasama niya po yung mga warrant section po ng Calamba City Police Station. Maraming salamat, Colonel Cuden. At magandang hapon po. Good afternoon po. Ayan, sir, no, dito no, magsusurrender na po ang akusado natin dito sa isang criminal case po natin. Yes po. At minarapat po ng aming programa no, na dito na mag-turn over. At ito nga sir, no, nabanggit po kanina ni ng akusado lamang yes, na he has concerns for his life, no. Well, tayo naman po dito, eh syempre gusto natin that it all undergoes no the right procedure. Yes po. So sir, matanong lang din po namin no, after this po no, mabasaan po ng karapatan itong si Sir Cesar, what happens?
babasahan po ng warrant niya, babasahan ng karapatan, then ipaprocess na po namin doon sa Calamba City Police, then mag-re-return of warrant na po kami kay court. Okay po. Then hihintay po sila until such time na magkaroon ng scheduled hearings, then i-determine ni court kung saan po sila maglalagi kung hindi makapag-bail. Either kung saan po sila makumit na detention or jail facility. Pasensya na kayo sir kung kinailangan akong pumunta sa programa ni Idol Rapi kasi naniniwala po ko na hindi biro-biro po yung mga taong nasa likod ng nangyari. Malalim po yung investigation po dyan. Ito po sir, no, Sir Cesar. Lumapit po kayo sa amin. Ang paglapit niyo po sir, agad po namin itong tinawag kay Regional Director na po. Apo. No, sir, ng Region 4A, si General Lucas. Okay, so ito po sir, kampante po si Idol Rafi. Actually, yung mga kapulisan po natin sa Region 4A, mga mapagkakatiwalaan talaga ni Idol Rafi, talagang action agad yan. Okay, proven and tested na po ni Idol Rafi yung mga kapulisan po natin sa Region 4A, of course, kay General Lucas. Kaya kung sa safety po ang pag-uusapan sir, lumapit po kayo kay Senator Rafi, andito na po sila Colonel Kuden. Ma-assure po namin, and of course sir, meron pong sasama na reporter po ni Senator Rafi sa inyo. Okay? At malaki po ang tiwala namin kay General Lucas, kaya agad po yung nagpadala po dito si General Lucas ng kapulisan po. Yes, ma'am. Actually, okay? Kanina, ma'am, ongoing yung security survey namin doon, yes, sa isang sir? Resort. Medyo kuwan pa ngayong gasgas nung inano namin bakod. Pagtawag kaagad ni General Lucas po, yes, tinakbo namin in less than an hour. Nandito po kami. Actually, parang kasi mga alas 12 lang po kami tumawag, no? Yes po, before 1 po, Colonel. Nandito kami, ma'am, sa baba. Yes po. Yun po, yun po ang kabilin-bilinan ni General Lucas na yung itinurn over po dito, yung yung nag-voluntary surrender dito na ito turn over sa amin ay madala po namin ng safely doon sa Calamba City Police. Yes. At ang lagi pong syempre sinasabi po ni Senator dito, Colonel, dapat po wala pong mangyaring masama. Kaya, Sir Cesar, no, maidala po natin ng maayos sa tanggapan po ninyo sa Calamba. Well, ma'am, kaya nga asa hindi ko na po, nandito yung mga warrant personnel ko, bata ay situit na kasama ko para lang ma-insure na mangyayari yung sinabi, yung order ni General Lucas po na safely maiuwi namin siya sa Calamba. Ayun. And personally po, nakausap ko yung parents niyo kahapon, na worried din po sila. And sir, naka-monitor po si Idol Rafi ngayon at nakita po niya may body cam daw po kayo ngayon. Opo, yes, sir. Ayun, may body cam po. Kasi sinasaluduhan po ni Idol Rafi, yes, kapag yes. Kumpleto po yung gear po ng mga kapulisan natin at naka-body cam po. Kayo po si Police Senior Master Sergeant Albert Plaza. Opo. Yes, okay, sa warrant section po. Opo. Okay. Hindi na po sila nakapag-uniform, ma'am, kasi pagtawag ni General Lucas, yes, meron silang sinusubaybayan, yes, sa kanlubang. Nag-link up na lang po kami sa SLEX. Okay, sige po sir. Okay. Yes, ma'am. Siguro po sir, sa labas na lang po, siguro basahan si sir ng Miranda rights po niya, no? At aasistihan din po ng reporter po ni Senator Rafi, papunta po ng Kabuyao, Laguna. Sa aking pong mga anak at sa aking asawa, ito po ay dumadaan talaga sa buhay natin nang nagkaaroon tayo ng pagsubok. Hindi naman po ibig sabihin tayo masamang tao. Sana po magpaatatag tayo kasi kahit pinili ko po na isurrender yung sarili ko, kaysa naman po ako ay mapatay nila dahil meron po yung hearing ng ngayong Webes. Binabalita lang po namin sa inyo, Commander, na sumuko po ang isa sa mga akusado sa pagkapaslang sa isa pong miyembro ng ating Philippine Navy, si Petty Officer 3rd Class Ronald Silanga. At Commander, gusto lang ang po sana namin, no, mahingi po yung panig ng ating Philippine Navy patungkol na lang din dito sa ongoing na case po dito. Sir, of course, we welcome any development sa investigasyon sa pagpaslang kay Yastria Silanga. At buong tiwala natin sa ating kapulisan na sa ginagawang investigasyon at ang inyong hukbong dagat ay patuloy sa'yo na magiging transparent at will fully cooperate with our authorities. Maraming salamat po, sir. At kami ay susubaybay po sa investigasyon na gagawin po ng ating kapulisan.